Hi, magandang buhay mga kitties! This is Prem. So, welcome back po sa aking YouTube channel. Bitch, nanan solo! Bitches! Isa ba kayo sa tulad ko na kapag nagsasalita ay hindi naiiwasan na gumamit ng mga hand gestures or body language? Bawat bansa o maging ang Pilipinas ay may kanya-kanyang mga hand gestures o body language na ginagamit nila kapag nakikipag-usap sila sa kapwa nila. At ang Pilipinas ay mayroong, masasabi natin ay likas na mayaman din doon. May mga hand gestures o body language na okay sa atin, tulad nito, okay sa atin, pera sa atin, pero may iba pa lang at masamang kahulugan sa ibang bansa. Katulad nito, na okay sa atin, magaling sa atin, di ba? Pero kapag ginamit mo sa ibang bansa, or specifically dun sa European country, tiyak, hindi mo na nais na gamitin yun. Kaya ako ay gumawa ng compilation ng iba't ibang hand gestures sa 5 bansa. At ito na yun. And these are 5 common gestures ng mga Pilipino. Umpisa na natin sa ganito. So, ano ibig sabihin yan sa atin? Pagtaas ng 2 kilay kapag natuwa ang isang tao or kapag nakikipag-flirt siya sa crush niya. Parang pagsang-ayon na rin yun, di ba? Yung kapag niyaya ka tapos di ka sumagot, ginamit mo lang yung kilay mo, gagawin ka lang. Diba? Pangalawa, pag may gusto tayong ituro sa isang tao at hindi natin kailangan gumamit ng mga kamay, di ba? Ginagamit natin yung labi natin. Pagturo, yung uso natin, ganun. Oh, tingnan mo yun. Tingnan mo yun. Ang alin? Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun, pagkakahaba na yung uso sa pagtuturo kung nasaan, di ba? Ano, guilty kayo dun, no? Pangatlo! Eto! Ibig sabihin, kapag tinanong ka kung meron ka o wala, minsan, di ba, ginagamit natin to. Gagamitin natin yung kamay natin, tapos sabi natin, wala. Meron ka ba niyan? Wala. Ang 4! Pagkibit-balik ka. Sa akin, ang ibig sabihin yun kapag pag tinatanong at hindi mo alam, sabihin mo gano'n, ko alam. Di ba? Meron ding kapag tinanong tapos parang walang pakialam. Kasama ng bibig. Ganun, ganito. Sinong guilty? 5. Mano po? Isang pinakamahalaga at ating tradisyonal ng paraan ng pagrerespeto sa mga matatanda. Mano po? Ito ang 5 Arabic hand gesture. Una ay ang wala sign. Parang ganito yung nakikita ko nun eh. Ganito, kalagay mo yung daliri mo sa labi mo at idadart mo siya sa batas. Sa ganon. Ay, ibig sabihin nun ay pinuprove mo na inosente ka. Na wala kang kasalanan na wala. Wala. Pangalawang gesture nila na napakasikat na yung shoe or anong nangyari, what happened, shoe mal na kamay mo, ay iikot mo siya ng ganon. Ganon, di ba? Para, ano yung mali? Shumalam! At sino naman ang hindi makakaalam sa gesture na ito? Sa mga Arabic, maraming ibig sabihin nun. Ibig sabihin, shway-shway or sandali, maghintay ka, sandali, maghintay. Pwede rin, ang ibig sabihin sa kanila ay sandali, mahuminahon ka. At meron din silang
sign na inilabas sa isang kilalang event noon na ang ibig sabihin ay pagbibigay ng pag-asa. Sign of tolerance para sa kanila. Parang yan. Ang ibig sabihin yan ay mga kalapate. Ang ibig sabihin ay pagbibigay ng pag-asa. At isa sa mga importanteng hand gesture ng mga taga-Dubai nila ay ito. Na ang ibig sabihin ay victory, win, at love. 5 common gestures ng Japan. Sa Japan, tinuturo nila ang pisngi nila or ang mukha nila kapag patungkol ang tanong sa kanila. Parang ganito. Watashi? Watashi? Really, nigga? Parang ganon. Kapag tumatanggi ka naman sa isang paanyayo or sa parang ayaw mo na sumama, sasabihin mo lang na hindi, hindi, hindi. Parang sasabi nila, ayaw. Parang tumatanggi sa paanyaya at parang sasabi na, no, thank you. No, thank you, salamat na lang. Parang ganon. Kapag nalaman naman nila ang sagot sa isang tanong, at na-realize na yun pala yung sagot. Ganun. Ang ibig sabihin sa atin ay, ganun lang, di ba? Pero sa kanila ganun. May ganun at may ganun pa. At ang pinakakit sa kanilang hand gestures ay kapag nagbibilang sila ng numero sa mga kamay nila. Di ba pag nagbibilang tayo, ganun, lasag. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang pabalik lang. Pero pag sa kanila, pag nagbilang ka, parang mag-umpisa sila ng bilang nila sa kanilang hinlalaki. Tapos, susunod yung hiniliit. Tan, tan, tan. Tapos, bubuksan mo ulit yung hiniliit. 1, 2. Parang ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang hirap, di ba? Parang nagsakot sa kamay. Pinakasikat sa lahat. Peace! Ginagamit din ito kapag pagkukuha ng litrato at peace. Sa atin meron ng ganun, di ba? Tapos meron din tayong ganito, di ba? Pag papakuha tayo ng picture. Pogi! Paano pa kayo mag-alok ng inuman sa mga kakilala or markado nyo? Di ba parang ano lang ang try mo tayo sa atin. Try mo na. Tara saan? Sa bahay. At ito ang 5 common gestures ng Korea. Sarang eh. Sarang eh. Mag-alok sila ng inuman sa kapwa nila. May tunog. Don't forget the sound. Tulad ng bansang Japan. Come here. Really, nigga? Tara, halika. Pagwasdan. Ang movement na ito. At seryosong mukha ko. Ibig sabihin yan, naghahamon siya ng away. Ginagamit nila ang piece na ito pag magpo-pose sila sa litrato. Tinatawag nila na kimchi sign to kasi kapag sinabi nila ang salitang kimchi ay automatic na napapangiti sila. Kimchi! Tama ba na sa kanila rin ang galing to? Sarang he? Hindi ako kasi sa camera. Sorry, bababa ako. Hindi ako mga K-pop fan pero hindi ko kaya siya gawin kung paano ba. Sarang he? At kung kayo ay maka K-pop fan, K-pop fanatic, or kahit na ano mahilig kayo sa ganyan, ay siguradong familiar na kayo sa ganito. Tama ba? Kasi hindi ako K-pop. Kasi hindi ako K-pop. K-pop fan eh. Finger heart. Ngayon lang na nakusun yun, di ba?
isa na namang mayaman na hand gesture na mula sa bansang India. Meron akong paboritong gesture nila or body language nila na talagang napaka-sikat. Nagsimula yun sa ulo nila eh, pero kahit hindi ko kaya, gagawin ko pati. Pero umpisa muna natin dun sa simpleng at pinaka-common nilang gesture. Unang gesture nila yung ganitong kamay, tapos may ganon, tapos sasabay. No. Parang ang ibig sabihin nun ay, paano mo nalaman? How did you know? Paano mo nalaman? Kapag hingi naman sila ng sorry, hawak sa tinga nila, ganyan, tapos kaganon. Parang isa-shake nila yung ulo nila, and then hawak nila yung kamay nila, tapos nakaganyan sa tinga nila. At isa pang makapangyarihan sa kanila ay ang kanilang kamay na ganito. Parang katulad din siya ng Arabic, pero ang ganito sa kanila ay maraming ibig sabihin. Parang isang wave. Depende yun sa pangungusap nila. Wave. Bakit? Isang wave. Saan? Paano? Kailan? Ang pag-wave ng kanilang kamay ay may iba't ibang ibig sabihin. Namaste. Parang kutulad sa atin, mabuhay. Pero ang namaste ay paraan nila ng respeto at paggalang pagbati sa nakasalubong nila, sa kilala nila at malapit sa kanila. Namaste. At ang isa sa pinakasikat na kanilang body language ay ang pag-nod ng kanilang ulo na ang ibig sabihin ay okay. Pag-shake yun ang ulo ng gumagano'n. Kaya! And there you go mga kitties! Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay natuwa kayo, na-entertain ko kayo sa video ang ginawa ko ngayon. Medyo late na ako or medyo mabagal ako mag-upload. Hindi kasi ako ganun ka-active sa YouTube, pero sinusuguro ko na every 2 weeks ay nakakapag-upload ako. At ayun nga, kaway-kaway sa mga nanonood, sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewers ko, sa mga kaibigan ko dyan sa malayong lugar. Wait lang. At may napakilala ko pala sa inyo, ako sa inyo, si Winnie the Pooh. Ayan. Bigay ng isang masugid na viewer din at matalik na kaibigan na si Jericho Legaspi. Kaway-kaway sa'yo. Maraming salamat sa Winnie the Pooh nito. Alam mo talaga ang paborito ko. Maraming salamat sa panonood at samahan nyo ulit ako sa sulod na videos na gagawin ko. Kung gusto nyo ang video na ito, alam nyo nang gagawin. Subscribe, like, at tayo ay magpaharami. See you mga kitties! It's nanan so love.